Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Is this your lucky day? Yes, it is. Pag-usapan natin ngayon yung ipresentang medical certificate ni Bongbong Marcos na pinalagan ng kumilik mga kapatid. Nagtatanong sila kung bakit hindi naka-date ng January 6 yung medical certificate ni BBM. Samantalang noon daw nag-umpisa yung sakit niya. At saka umatin pa sa dalawang interview ata bago yung hearing ng Comm'r. So, pumalag. Inayawan ng Comm'r yung certification na yon. Kailangan daw naka-notarize. So, simple lang naman yung problema. Hindi lang naka-notarize. So, kailangan inotarize lang sila nila para sa ganun ay tanggapin ng Comm'r mga kapatid. Panoorin natin yung report ng SMNI, okay? Maraming salamat po at saka kung hindi pa kayo nakasubscribe sa George Sir Vlogs, paki-subscribe na lang po, mag-comment, i-share at saka mag-like. Maraming salamat, God bless everyone. Ipinakitang medical certificate ng kampo ni Bongbong Marcos, pinalagan ng Commission on Election. Narito ang balita ni Joy Tabanao. Pumalag ang Commission on Election sa ipinakitang medical certificate ng kampo ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Ayon kay Comm'r Commissioner Rowena Guanzon, bakit hindi nag-submit ng medical certificate ang kampo na may petsang January 6 kung itong araw na ito nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Marcos? Kasunod nito, ipinag-utos ni Guanzon sa doktor na nag-examine sa kalusugan ni BBM na ipanotarize ang kanyang inirelease na medical certificate. Dapat ilagay na rin ang kanyang medical license number dito. Kahapon ang pormal ng sinagot ni Attorney Vic Rodriguez ang pagkabigo ni BBM na dumalo sa COMELEC hearing noong January 7. Sa kanyang statement, sinabi nitong masama na ang pakiramdam ni Marcos noong January 6, subalit pinaunlakan pa nito ang dalawang nakaschedule na interview sa nasabing araw. Naniniwala si Rodriguez na ito ang dahilan kung bakit lalo pang sumama ang pakiramdam ni BBM. Umaga ng January 7 nang pinayuhan si BBM na sumailalim sa isolation dahil mas lumala pa ang kondisyon nito. Nag-uulat ito si Joy Tabanao, SMNI News.